Hey, Loki. Ano? Come here, Loki. Good boy. Good boy, Loki. So, nilalakad ko ngayon si Loki. Pero, pag ano, pag daan namin dito sa may tricyclean, sa subdivision namin, merong ganito. Ayan, yan yung flooring dito sa may tricyclean dito sa aming subdivision. May kanal sa baba. Tapos, slats ng steel sa ibabaw. Tatakot si Loki. Yes, kaya ibig sabihin, hindi porke matapang ang aso, ay matapang na siya sa lahat. Meron pa rin siyang fears. Kaya kailangan din i-familiarize ang mga dogs sa mga iba-ibang mga tatapakan, iba-ibang mga lugar. Kaya hindi porke matapang yung aso or confident yung aso sa isang bagay, kagaya ni Loki, ay familiar na siya sa iba't ibang mga situation, kagaya nito sa tricyclean niya. Ang gagawin ko, upo lang ako dito kasi hindi ko siya mahila dito eh. Hindi ko siya mapatapak dito sa slats. Hindi ko siya mapatapak dito. So, ang gagawin ko lang, uupo lang ako dito hanggang mawala yung initial na fear niya na lumapit sa ganitong mga slats. Loki. Ayan o, talagang umiiwas siya eh. Talagang kanina nag-ipaghilahan siya sa akin palayo. So, gusto ko lang i-share sa inyo ito. Kung paano tuturuan yung aso ninyo na... Teka, medyo maingay dito. Teka dito, Loki. Ayun, talagang nangihila siya eh, oh. Palayo. So, minsan kasi may mga nagtatanong sa akin, paano daw tuturuan yung aso nila na pumanik sa stairs, pumanik sa kotse, pumanik sa hagdan. So, may mga ganyan-ganyan mga problema yung mga dog owners, natatakot daw yung aso nila. So, ito si Loki ngayon. Hinahayaan ko lang siya na ma-familiarize dito sa mismong lugar na to. Alam nyo, sa dog training, it really takes time, no? Hayaan nyo muna mag-relax yung utak ng aso. Mag-relax muna yung katawan niya, yung pulse rate niya, yung heartbeat niya. Kasi, mag-normalize naman yun. After a while, kapag na-realize niya, wala naman palang danger. So, until that time, kailangan mo rin siyang bigyan ng panahon na mapapamiliarize siya. So, kung takot ang aso mo sa mga sasakyan, takot sa mga motorsiklo, may ingay na mga bagay, ang kailangan mo lang naman gawin is i-familiarize yung aso mo. Diba? So, kung ano man yung kinatatakutan niya, i-expose mo siya doon para eventually mawawala yung takot na yon kapag na-realize niya na yung mga ganong mga situations ay hindi naman pala nakakatakot, hindi naman pala siya masasaktan. So, ito yung ginagawa ko ngayon kay Loki. Ayan yung mga slats. Ito kami ni Loki. Loki, ano, okay ka lang? Good boy! So, abang nandito kami, himas-himasin ko siya. Tapos, kakausapin ko siya. Sabihin ko, good boy siya. Para eventually, ma-realize niya, okay naman pala dito eh. Oops! Ayan. Delikado pati kung yung aso mo takot sa mga sasakyan, takot sa maingay na bagay, tapos nilalakad mo sa labas. Delikado din eh. Delikado kasi bigla kang hilahin, di ba? Bigla kang mahulog. Tapos kalad ka rin ka. May mga ganyan eh. Tapos siya mismo masagasaan. So, ipamiliarize niyo po yung aso ninyo sa iba't ibang mga sights and sounds para pag nilalakad ninyo, hindi siya madisgrasya, pati kayo hindi madisgrasya. So yun lang, konting tips lang for today. This is Dr. Abel Manalo sa Manalo K9, pauwi na kami ni Loki. Ayan, so tsaka ko na siya pipilitin na tumapak dun sa mga steel bars na yon. Sa ngayon, uwi muna kami ni Loki.
Thank you.